ko lang ibahagi sa Councils on Diet and Foods, page 393. The eating of pork has produced scrofula, leprosy, and cancerous humors. Pork eating is still causing the most intense suffering to the human race. So talagang ang dami pala talaga, Doc, na mga study and mga visions kay Mrs. White na makita talaga natin na hindi talaga akma na pagkain yung mga swine or yung mga pigs natin or yung mga pork. Imagine yung leprosy, ang tawag sa atin dyan, ketong, di ba? Kaya isang napakagandang reminders lahat sa atin ito, lalo na sa ating viewers ngayon, kailangan talaga nating maturuan natin yung ating panlasa. Para in that way ay mag-glorify natin yung pinanggalingan ng buhay. Na ang tanging adhikain lang naman ng Panginoon, kaya pinaiiwas tayo sa ganyang uri ng mga pagkain na natutunan kain, hindi naman pala pagkain. Ay sa kadahilan ng ayaw niya na nakikita niya yung mga anak niya na mag-suffer. Kasi anak naman lahat ng Diyos ang tao eh. Kahit anong religion yung kinibibilangan mo, kay Katoliko ka, kay Protestante ka, ang alam ko, anak sila ng Panginoon. Amen. Kasama sila sa binayaran na kung paano nabuhos yung dugo niya na matay. Dahil ibig niya na lahat makaalam ng liwanag ng katotohanan. And in that way, magkaroon tayo ng pagmamahalan at pagkakaisa na ang mensahe ng pangkalusugan ay maging sentro ng tinatawag na katotohanan. Amen. And gusto ko lamang pong ibahagi din sa atin pong mga kaibigan, The Ministry of Healing, page 316. Sabi po doon ay, it is a mistake to suppose that muscular strength depends on the use of animal food. The needs of the system can be better supplied and more vigorous health can be enjoyed without its use. The grains with fruits, nuts, and vegetables contain all the nutritive properties necessary to make good blood. So napaka-importante talaga, Doc, na malaman natin yung mga sources, yung original sources natin ng protein. Kasi baka akalain, especially yung mga, mga bodybuilder or yung mga physically, Di ba yung nakaraan natin mga episode, pinaliwanagan natin yung mga functions ng o yung naibibigay ng essential amino acid, mga lysine, proline, isoleucine, methionine, histidine, tryptophan, valine, and so on. Yung essential minerals, hindi ba? So nung lumakas yung aking yung faith talaga, nung binanggit na yung fruits, nuts, grains, and vegetables contains all the food elements that the body need. So doon ako nagkaroon ng, nasettled ako. Yung bang wala na akong agam-agam, kasi siyempre lahat naman tayo nag-iisip na baka pag nag-vegetarian ako, magkulang ako ng ganun, magkulang ako ng ganito. Eh siyempre gusto ko rin namang makasiguro, no? Hindi naman yung basta na lamang na gagawin ko yung isang bagay na hindi ako sigurado. And right after learning that, I finally find out that we are in the right track. Na wala tayong dapat pang ikatakot dahil ang nagkaloob nito ay ang Panginoon. Amen. Doc, nabanggit niyo na kanina yung isa sa mga original na nabinigay ng Panginoon na pagkain sa atin at yun yung grains. Gusto ko lang din maliwanagan ako mismo, Doc, kasi syempre nagre-research din ako, nagbabasa din, and at the same time, dahil nga health conscious at gusto ko yung value ng kinakain ko, gusto ko din na ma-enlighten din yung ating mga manonood. Alam po ba natin kung ano ang difference ng whole wheat at ng wheat? Kasi Doc, akala ko before, pag wheat, basta wheat, mataas na ang fiber, okay na, tama pala yun. Pero may diferensya pala, pag sinabi pala, ano ba, Doc, pag sinabi natin whole wheat? Kasi may mga certain way of handling it or processing it. For example, yung bigas, siyempre pagka pinrosis yan, merong dalawang uri ng pag-process niyan eh. Yung tanggal lahat talaga yung balat. At meron naman kung tawagin ay pinawa sa atin. Yun yung nandun pa yung mga kernels. Ang tawag sa Tagalog, kung hindi nakakamali, parang ipe. Ipa. Yung problema sa Pilipinas, yung ipa, na napakasustansya, nandun lahat yung B vitamins, ipinapakain sa baboy, kung tawagin ni darak. Yung darak na yun, yung sustansya na ibigay sa baboy. At yung natira na pinong-pino, na kulay puti, yun yung naiwan sa tao. Akala siguro nila, Doc, kasi madumi yun. Akala nila kasi pangalawa, siyempre medyo magaspang ng konting uyain yun. But in reality, when we are looking for the right nutrition,
must consider that those kinds of material, ang ginagamit nila na B-vitamins. Eh bakit ka pa bibili ng B-vitamins? Eh pwede namang makuha mo dun sa bigas mo. Na nakatipid ka pa. Saka pag nasanay ka na brown rice yung kinakain mo, minsan lang kasi kung minsan ang hirap eh, pag bibili ka ng mga organic na palay, na bigas, lalo sa bundok, na bibili mo, nakaprocess na. Kaya magandang bilhin yung palay pa lang and then ipasadya mo talaga. O kaya bayuhin mo. O kaya bayuhin mo na lang. Oo nga sa mga probinsya, Dok, yeah, ganun ang ginagawa. Para in that way, ay healthy ka. Okay. So, dapat pala sa atin po mga kaibigan, alamin natin na mas masustansya pala yung whole wheat kaysa doon sa wheat. Yeah. Okay, kasi buong-buo yung talagang yung three components ng ating pinaka-wheat, 'di ba? Yung sinasabi niyo do kanina na nandoon pa yung ipa, yung pagiging yung pagkamagaspang kumbaga ng pinaka-bigas natin, nandoon pa siya. So yung bran, germ and endosperm na tinatawag. Yeah.